Good morning, guys. Ayan, mag-charge kami ngayon sa St. Michael. St. Michael Archangel. Ooh. Takbo. Dito kami sa St. Michael. Sa inyong lahat, iyan ang kayamanang ipong-ibyo para sa makahuling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumaas sa inyong pupiling. Umabot sa langit, sa pagiging ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing ng mga manghahani na inyong hinabing. Nagpakalayo kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayo para makahayong kapapatay. Hinatulad ninyo at ipinapatay ang mga patuloy. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang siyang itina ng isang malaking ilang bako sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sandi ng paghahasala ng isa sa maliit na ito nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang magiging nagsandi ng iyong paghahasala, putulin mo. Mabuti pa ang pagkutaka sa langit ng buko ng isang kamay, isa may dalawang kamay na mahulog ka sa impero, sa apoy ang hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang magiging sandi ng iyong paghahasala, putulin mo. Mabuti pa ang pagkutaka sa langit ng buko ng isang paa, isa may dalawang paa na mahulog ka sa impero. At kung ang mata mo ang nagiging sandi ng iyong paghahasala, dukugin mo. Mabuti pa ang pumasok sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata, isa may dalawang mata na mahulog ka sa impero. Dooy, hindi mamamatay ang kukod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Iyo'y namin. Totoo yun. Tsaka yung weather na parang ulan. Pero hindi naman. St. Michael the Archangel Parish, a transforming community of faith, committed to honest dialogue, active listening, and solidarity in the world. Ng mga video, pero mga music pa tayo. Sa ating po, St. Michael Archangel. Tuloy ng proseso binadaan. Ano niya? Pista ngayon. Yung hindi lang paglalakbay ng ni, pagiging kapaglalakbay ng bawat isa sa ating na pagiging sambayanan ng Diyos. Pagkita po yung ating mga pagbasa ngayon. No? At siguro magandang punto de vista ay yung karanasan na dumadating sa atin na may mga taong hindi natin inaasahan na ginagamit ang Diyos para maramdaman natin ang mabuting balita, maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Ilang linggo na nakakataan, alam niyo po yung clergy ng Patsy, ay nagkaroon po ng annual retreat. Ito lang. At kalimitan po, inaayaran po ng business po ay money. Pero ang nag-facilitate po ng aming annual retreat ay dalawang babae. Uno yung charts. First time po nangyayang yan. At sila naman pong facilitators ay talagang nagbibigay ng iba't ibang mga retreat at seminar workshops sa pag-upo. Pero dahil na po nakita na po ng simbahan ng mga kababaihan ay pwede din maging instrumento ng Diyos para ipanaganap ang mabuting balita. Klaro-klaro po sa amin pagkatapos ng retreat na sila ay ginamit ng Espiritu Santo para ipuli ang mga puso namin ang obispo at pagkakaroon ng mga pari. Sa ating unang pagbasa,
pagbabasa ngayon, di ba ganito kami po yung kwento? And si Moises, alam natin, no, spirit ng Diyos yung sumakan niya. Ito rin ay sumuko po sa mahalagan niya. Nagkataon wala lang po dun si Hudad at Hudad. May nagduda. Pero kung sila ay nagpapakayag po ng ating pangalan, naging maliwanag sa pamamagitan ni Moises na dahil sila ay kumbagay ginamit ng Diyos para sa pangangaral sa mga Israelita, hindi dapat sila pipilan. Ganun din po sa ating Ebanghelyo ngayon, narinig po natin ng kwento, mayroong isang nagpapalayas ng Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus. Sabi ng mga apostol, no? Ito ba'y galing? Dapat ganitong nakayagan? Pero ang ganda ng sabi nga ng Panginoon, no? Napakaliwanag na sila ay siya ang ginagamit ng Diyos sa ngalan ni Jesus. At dapat hindi rin po nila. Kung sino ang panig ni Jesus ay panig sa Diyos. Sobrang laki na mukha mo sa Jesus. Mga pinamahal na panig ni Jesus. Ayan, si Cesar. Kung nais natin maging tunay na transform. Siya din yung kasama ko before. Dapat paliwanag sa atin na lahat po tayo na binyagan. Tayo na pinanggap ang Espiritu Santo nung tayo binyagan ay pwede gamitin ng Diyos para ipalaganap ang mabuting balita at pagkaisahin ang sambayanan ng Diyos. Magandang isipin, no, sa ating ikalawang pagbasa, no, na medyo matapang ang mga salita, no, ni Santiago laban ang panahon niya sa mga mayamang nagpapasasala sa kanilang mga kayamanan at sila ay kumbaga hindi naging sensitibo sa pangangailangan ng kanilang kapwa, lalo na ang mga tupa. Magandang isipin na yung ating pagiging simbahan ay lalong ikutin kung ating tatalasan, hindi lang yung ating pagsisiyasat at isip, kundi ng ating puso, para makita na bawat isa sa atin ay pwedeng gamitin ng Diyos para sa pagbabago at pagpapaliwala. Isa na dyan ay ang mga lukha. Minsan inisip natin mga lukha, sila ang pinulungan natin, binibigyan natin. Pero maganda kung nawain na dahil din sa kanila, ipinapalaganap ang mabuting balita sa atin. Just when we think we evangelize the poor, we come to realize that the poor, in fact, evangelizes us. At ito ang nagigitaan, hindi lang ng pagbabago ng isang mananampalataya, kundi ang mga mananampalataya ng ating simbahan, ng ating sambayanan. Parang ko na sinasabi, no, isa sa nagiging problema natin, kaya hindi tayo makapagbago o magpapalibago, ay yung tinatawag na unang individualism. Ikalawa, sensitivity at ikatlo, indifference. Dapat tayo ay magkaroon ng pagbabago at umalis sa ganitong hindi nagtaksipan kundi pamumuhay. Paano? Sa pamamagitan po ng golden immersion at syempre inclusion. Ang simbahan ay hindi exclusive, inclusive. Lahat ay kasama. Ngayon nga po ay araw ng mga migrante. At alam naman po natin na sila ang ating mga bagong bayani. Maganda din isipin ang iba't ibang testimonya sa iba't ibang parte ng mundo. Sila ay pinanamit din ng Panginoon
para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ilan ang mga domestic helpers ay pagpaparte ng mundo? Ilan ang maraming mga overseas Filipino workers, contract workers, or professionals? Mga migrante mula po dito, kailangan lang umalis sa ating bansa para may matusto sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Pero dahil sa kanilang hindi lang pagkatrabaho, kundi pakikisalamuha sa iba't ibang tao na ibang nasyonalidad, ginagamit sila dahil sa kanilang pagkikipinigyan para maramdaman ang pabuting balita. Maiparamdam si Kristo at ang kanyang pagkikipinigyan. Mga pinamahal na kapatid ni Kristo, ito ang habang sa ating pamilyang parokya, St. Michael the Archangel Parish. Hingin natin ang pababagisan ng ating patlong Arkanghel, Miguel, Gabriel, at Rafael. Sila ay ginamit din ng Diyos para maramdaman natin ang presensya ng Panginoon. Sa dulo ng awa ng Diyos, halimbawa pagkatapos ng misa, lalo na nagtatanggapin natin si Jesus sa Pagkatapos ng Misa. Gamitin tayo ng Diyos sa ating mga pamilya, pamayanan at opisina sa matlayang naroon para ipalaganap ang pabuting balita ng Kristo. Amen. Pamagitan ni Jesus Kristo kasama ng Espiritu Santo at kasawalang hanggan. Amen. Pagsiyupo po muna. Various announcements. First, our heartfelt appreciation to everyone who supported our parish activities for the Feast of the Archangels. Your support, whether it is through donations, joining in events, prayers, or assistance, made our fiesta celebration extra joyful and fruitful. With your contributions, we were able to give 10 kilos of rice to 690 families, and with the medical mission, more than 100 individuals were able to avail affordable laboratory exams and VI check. On behalf of our beneficiaries, once again, we thank you for your generosity. This month of October, we encourage more to reflect on the life of Jesus and encounter the Blessed Virgin Mary by praying the Rosary. Let us pray the Rosary daily at home with our family and with our parish community before the Mass. And lastly, we remind everyone to please take care of your valuables and do not leave them unattended. Kindly check and keep your vehicles secure before leaving the parking area. Thank you and may God bless you through His holy angels. Saint Michael the Archangel. Isang kapistahan din para sa kanilang patron, San Miguel Arcangel. Sili siya po ay pagkatapos nito ay tatakbo nga roon. Pagkatapos po ay aalis siya mamayang gabi dahil papunta po siya sa Roma, sa Vatican. He is one of the official delegates of the Philippine Catholic Church for the second round of the Synod on Synodality. May I ask you to please pray for him because he is one of the resource person in giving the contents of the Synod on Synodality. And may I ask you also to please pray for her, for his mom who is sick and weak. I think he will still find time really to visit her mom. Mga kapatid, sa tuwing nananatili ang ating
mahalong Obispo ng Samaritan. Iiwasan ko po ang magpapamit ng pangalan kasi baka may makalimutan ako. Pero may papamitin ako ng isang pangalan na kumakatawan sa lahat ng sama ng parokya. Siya po ang nangunguna sa ating BPC, si Sister Mayer Cleofi, sa lahat ng mga Kilikilos programa, pagmamagatagod ng lahat ng samahan. Maraming maraming salamat sa lahat ng samahan ng parokya at mga ministries. Pangalanan. So, sa'yo kumalapak, no? Maraming salamat po sa mga area communities natin, ang BPP, Surrender 1, Surrender 2, Mini Park, MacArthur Drive, Vicentia, The Sweet, McKinley Hill, Market, Graduate Small, Uptown Mall, The Mega World Corporation, lahat na mga kumakalawan ng LGU ng Bayan ng Taguig, the Office of the Mayor, the Office of the District Representative of Taguig, the PNP here in BGC, as well as the BGC Marshals, and most of all the commissioners who are devotees of our patron saint, especially your generosity. We are just so overwhelmed by your graciousness. Let us give the Lord a big warm of applause. Bishop, nalilito po ang kumakatawan ng ating diocese galing sa iba't ibang parokya ng ating diocese na ministry on migrants and itinerant people. Nandito po sila, pakitayo, palakpakan po natin ang mga migrant workers ng ating diocese. At namin sila din pasalamatan yung mga pare, pero we are not supposed really to thank them. Pero alam natin na sila yung sasakripisyo. Mapapalit naman ang kwapo-ako, no? Pero tao din yan, ipagdarasal ninyo na maging matino, mabuti at banal ang mga pari ito. Maraming maraming salamat! Viva San Miguel! Viva San Miguel! Viva San Miguel! Viva! Masi kayo ang gaman. Sumayin niyo ang Panginoon. Amen. Tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Niya, guys. So,
Kahapon naman yung celebrate ng birthday ko. So ngayon, mag-celebrate din kami ni Sis Arlene. So ayun. Baka may party pa sa labas, sir. Happy Fiesta! So, naglakad na kami, guys. Sa taas kasi kami kanina, dito puno eh. Puno dito. Diyan. Nakatayo lahat. So, umakyat kami. May upuan naman. Mayroong ano doon. Nasaan na yung si Sis Arlene? Naghanapan! St. Michael, so mayroon ditong may konting palabas dito. Ayan. Hindi tayo makadito ano, sa harap. Mayroong tao. So guys, may kunting celebration sa labas. May dance special dito si mga ate. Nakalabas niya yata. Ayun, we'll be right back.
Kung sa Cebu din yan, no, pag sinulog, Senior Santo Niño din. Nakalive ka pala. Tapusin natin yung vlog. So ngayon, ayan, tapos na yung pared nila. So happy fiesta, St. Michael, Archangel. Thank you guys for watching. Michael Archangel. So guys, ano na?